Hey, what's up mga ka-Vheadz and welcome back to my YouTube channel. 10 volleyball players na hindi pansinin noon, mga mala superstar pala ang lakas, MVP at national team gunner na ngayon. Hindi porket hindi kilala at matunog ang pangalan ay dapat na nating i-underestimate ang isang manlalaro. Patunay nga riyan ang ilang volleyball players na noon ay hindi pinapansin, ngunit ngayon ay sikat at hinahangaan ng mga fans. Ilan pa sa mga ito ay sumungkit na nga ng mga papangal at pati na ng national team. Narito ang 10 players na minamalit noon na may ibubuga naman pala. But before that mga ka-Vheadz, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. At number 1, MYLENE PAAT, The Revelation. Yun na nga ang bansag ngayon sa lefty opposite spiker na si MYLENE PAAT. Ang bangis nga ng 26-year-old spiker nga ay di rin agad nabigyang pansin noong collegiate days niya. Ngunit noong 2018 ay sumiklab ang labo ni MYLENE PAAT kung saan ay napansin ito ng PSL. Kaya naman, di nagkamali ang national team na ihanay siya sa roster. Naging malaking revelasyon nga sa 2018 Asian Games dahil di siya in-expect ng ilang teams. Dito ay talagang na-maximize ang lupit ni MYLENE. Dahil dito ay mas nakilala siya ng mga fans at mas hinahangaan dahil sa impressive performance ng kanyang ipinakita. Pinatunayan niyang hard work beats talent na naging malaking factor kung bakit niya naabot kung nasaan siya ngayon. At number 2, Jema Galanza. Isa sa mga pinakamatunog na pangalan ngayon sa larangan ng women's volleyball sa bansa. Siya ay ang top gunner noong collegiate days niya sa Adamson University kung saan hindi pa siya gaanong kakilala. Taong 2017 ay naihanay na siya sa roster ng Creamline. Sa umpisa nga ay hindi pa siya kabilang sa first six at hindi gaano katagalan ng playing time niya. Hanggang noong 2018 ay nagsimula na siyang magpakilala sa Philippine volleyball. Ang 5'7 open spiker nga ay minsan pang napabilang sa national team na sumabak sa 2018 Asian Women's Volleyball Cup na ginanap sa Thailand. Marahil dahil na rin kay Coach Tai kung bakit nag-improve ang Queen Falcon dahil kung mapapansin, bawat taon ay mas tumataas ang IQ at lakas niya sa laro with her team sa Creamline. Mula sa mapait na collegiate days niya, isa na siya ngayon sa mga tinitingalang manlalaro sa bansa. Mas nakilala pa ang 24-year-old spiker dahil sa relasyon nila Dina Wong na talaga namang kinakikiligan ng mga fans. At number 3, MAJOY Baron. Tapik-tapik, basta palo lang, yan ang binabato kay MAJOY Baron noong baguhan pa lamang siya sa UAAP. Ngunit pinatunayan niya ang kanyang sarili. Kaya naman, isa na siya ngayon sa pinakamagaling na middle blockers sa bansa. Nagsimula ang kanyang career under coach RDJ na siyang talagang naghubog sa kung anong MAJOY Baron meron tayo ngayon. Naging malaki nga ang kanyang development under coach RDJ na talagang magaling mag-train ng middle blockers. Season 79 kung saan talagang nagsimula ng gumawa ng pangalan si MAJOY sa Philippine Volleyball kung saan ay naiuwi niya ang MVP award. Nakasungkit na rin siya ng sandumakmak na award sa PSL. Tuloy-tuloy na nga niyang naipamalas ang husay niya nang makasali siya sa national team kung saan nakapagtala na rin siya ng 2 awards bilang best middle blocker sa parehong leg ng ASEAN Grand Prix. Dito ay nakilala na rin siya internationally at may malaking tsansa na kuhanin bilang import. At number 4, SISI Rondina. Maging ang cherry bomb ay di rin inakala ng mga fans na si SISI ay magiging isang explosive player. Tinulungan nga ng 5'6 open spiker ang UST na makabalik sa taas ng standings. Ngunit sa indoor pa lamang yan, dinala rin niya ang UST sa 4 na kampiyonato sa beach volleyball ng UAAP. Kasabay nito ang 4 na rin niyang MVP awards sa UAAP beach volleyball at isa naman sa indoor. Isa nga si SISI sa big factors kung paano muling nakabalik sa finals ang Golden Tigresses after almost a decade. Grabe na lamang ang naging impact ng small but terrible na si SISI sa UST Volleyball, kaya naman, di nakapagtatakang nakuha na rin niya ang puso ng mga fans. Isa na siya ngayon sa pambato ng Pilipinas sa larangan ng beach volleyball na sumungkit na rin ng ilang medalya internationally. Sabi nga nila, height is might. Pero ibahin natin ang UST pride na si cherry bomb SISI Rondina. At number 5, KATH ARADO. Isa rin si KATH ARADO sa mga players na ginulat ng fans sa taglay na husay at galing. Siya na nga ang sinandala noon ng University of the East pagdating sa floor defense. Patunay dito ang mga awards na nahakot niya during her collegiate days. Ilan dito ay ang kanyang Rookie of the Year noong Season 77 at Best Digger at Receiver noong Season 80. Hindi nga rin nabigyan ng pansin ang kanyang Best Libero Award sa 2016 Southeast Asian Junior Women's Volleyball Championships kung saan ay naging parte siya ng juniors team ng bansa. 2019 naman nang mapabilang siya sa seniors team ng bansa kung saan mas pinatibay niya ang depensa ng team na nagtapos ng 2 podium finish sa ASEAN Grand Prix. Ang 22-year-old UE standout ay katuwang na ngayon ni 2017 Asian Women's Volleyball Championship second best libero Don Macandili dahil sila nang ang 2 ang libero ng Philippine team.
Inaasahan na mas pulido at solido ang floor defense ng team. At number 6, Maddie Madayag. Isa sa mga rising volleyball stars sa bansa si Maddie Madayag. Date nga ring na-discover ang husay nitong si Maddie. Dahil noong baguhan pa lamang siya sa Ateneo, madalang siyang gamitin. Maaalala ngang na-injure pa siya noon. Ngunit noong bumalik ay lumabas na ang bangis ng isang Madzilla, particular na noong season 81 kung saan naging isa siya sa mga naging top gunners ng Ateneo at nag-uwi pa ng second best middle blocker award. Naging trending din ang kanyang historic 11 blocks in just a single game contra UST. Dito ay mas nakita ang potensyal ng 5'11 Dabawenyan sa blocking skills kaya naman mas hinasa siya at isinalang sa national team. Naging maganda nga ang pagpasok niya sa Philippine team dahil naging malaki ang kanyang kontribusyon, lalo na sa 2019 Southeast Asian Games kung saan naging malaking factor siya kung bakit muntik pa tayong makasungkit ng isang set from Thailand. At number 7, Roselyn Doria. Dati namang binash ang 24-year-old middle blocker nang makamit niya ang first best middle blocker award noong season 81. Di na lang ito pinansin ni Doria at pinatunayan na lamang niya ang kanyang sarili. Isa rin sa kanyang awards ay ang second best middle blocker noong 2019 PSL Invitational Cup. Kasalukuyang parte siya ng lineup ng Signal HD Spikers. At number 8, Trisha Genesis. Tahimik naman ang naging simula noong UAAP career ni Trisha Genesis sa rookie year niya noong season 81. Kapansin-pansin nga noong first year niya sa UAAP ay inconsistent ang laro niya. Ngunit ang palawang pambansa standout ay nahasa under Coach Lerma Gibbon at syempre sa training na rin ni Coach Tai. Nagpasabog ang 20-year-old spiker noong 2019 Collegiate Conference ng PVL kung saan ay sinandalan siya ng Adamson University para sa kampinato. Kaya namang hindi nakakapagtakang pinarangalan siya bilang Conference MVP at dagdag mo pa ang Best Outside Spiker Award. At number 9, Cez Molina. Isa naman sa pinaka-bashed na volleyball player sa bansa si Cez Molina. Ngunit sa likod nito ay ang pipinamalas niyang husay upang makapag-contribute sa national team. Hindi maitatangging isa pa rin siya sa mahusay na open spikers. Mangilang beses na nga rin siyang naging best scorer ng national team kung saan ay tinulungan niya si Eliza Valdez tuwing wala ang Santiago Sisters. Marami ng club teams ang nag-aagawan sa kanya dahil sa husay na mayroon siya sa likod ng mga kritisismo. At number 10, Mean Mendrez. Isa naman sa mga mahuhusay na produkto ng UE si Mean Mendrez. Di man matunog ang kanyang pangalan, isa naman siyang silent operator sa game. Madalas nga siyang inihahan tulad kay Chachawon Moscree ng Thailand dahil halos parehas ang galawan nito. Malaki nga rin ang in-improve nitong si Mean dahil kung mapapansin ay mas naging matalino siya sa laro kumpara noong baguhan pa lamang siya sa UAAP. Noong season 82, nag-trending pa nga ang isa sa mga monster attack niya kontra FEU noong season na iyon at kung saan maraming fans ang namangha. So there you have it mga kabiheads. Thank you for supporting this channel and please don't forget to subscribe and click the bell button to get the latest updates on my post. See you! Bye-bye!